realidad ng showbiz na walang kasiguruhan. Bakit mo nga ba pipiliing pumasok pa dito? Para sa ating star confessor ngayong gabi, ang pagpasok sa showbiz ay pagtupad sa binitiwang mga salita. Isang pangakong isinulat sa papel bilang testamento at pagmamahal sa pamilya. Ngayong gabi po sa Star Confessions, mga kapatid, samahan niyo po kaming buklatin ang pinanggalingan ng mga pangakong ibinigay ni Edgar Allan Mr. Pogi Guzman sa yumao niyang ama. Declamation pa yan mamaya. Naku! Magdadamdam yan pag umalis ka na hindi nagpapaalam. Lan? Daddy, oh. Alis na kayo? Oo eh. Pero huwag kang mag-alala. Babalik agad ako. Bago mag-championship, nandito na ako. Di ba? Bill tayong ticket. Talaga, Daddy? Manunod tayo ng championship ng Ginebra? Oo naman! Kaya nga ako magtatrabaho sa Hong Kong eh. Alam ko naman na matagal mo nang gusto yun, di ba? Siyempre naman po. sige na, baka mahuli ka na sa flight mo. Oh, sige, pagpaalam mo nalang ako sa mga kapatid mo, ha? Good luck sa... Sige ba, Daddy? Sige. Ingat po kayo. Okay. Promise niyo po, ha? Pag-uwi, ha? Oo, sige. Tulog ka na, ha? Sige, dito ko na lang. Matulog ka na, ito ko na lang magsasara ng pito sa baba, ha? Sa akin ay natin kanina, medyo parang di ako natunawan eh. Sure ka? Sige, sulod ako. Talabas mo tayo sa kanya, Eric, ha? Oo, sulod ako. Igo, tingin bola, tingin bola! Next season! Sige, basta cute ang mga sulod. Subusoras! Hindi ko na makikita pang buhay si Daddy nung umalis ito. Hinatake siya ng aneurysm o paglobo ng dugo sa ugat. Nakita na lamang daw siyang nakaandusay sa banyo ng hotel sa Hong Kong. At hindi na matutupad ang pangako niyang manonood kami ng laro ng Ginebra sa Ultra pag-uwi niya. Basketball sa Ultra. Ate, magkano po itong hotdog? 40 pesos. Dalawa po ang hotdog. Extra po. Ay, okay lang po. Daddy,
Hindi na, isa na lang. Busog pa ako eh. Ah, sigurado po kayo? Ay, isa na lang daw po. At... isa tayo, Daddy, ha? Never say die din tayo, ha? Oo naman. Dapat lang, ano? Kaya ikaw, kapag ka naging padre ni pamilya ka, o kaya may mga nangyari sa akin masama, ba, huwag mong kalilimutan ang pamilya mo. Lalong-lalo na ang mami mo at ang mga kapatid mo. Ha? Siyempre naman, Daddy. Fan man ako ng Ginebra, iisa pa rin ang idol ko. Aba, sino naman? Siyempre kayo. Kayo, Daddy ko, eh. Ito ang buhay ko. Buhay niya at buhay mo. Ang kahapong dulot ay lungkot at saya sa puso ko. Bawat pagsubok noon, tuldukan man lang ngayon, ang alaala'y di may tatapon hanggang sa dulo ng panahon. Ang buhay man ay maalon, maulan at bagyo'y humahamon. May Diyos na laging papayong tatakip sa butas mong bubong. Daddy? Pangako ko sa inyo, Daddy. Magiging basketball player ako. Pangako ko rin sa'yo, Daddy. Hindi ko mababayaan si Nakami ang mga kapatid ko. Ito ang buhay mo. Ito ang buhay ko. Parang gulong lamang ang takbo. Napilay ang kabuhayan namin ng pumanong si Daddy. Nadagdagan pa ang problema na malaman ni Mami na marami palang naiwang pagkakautang si Daddy sa opisina. Lubhang dinamdam ni Edgar at ng kanyang pamilya ang pagkamatay ng kanilang ama. At dahil sa pangyayaring ito, lalong naghirap ang kabuhayan ni Edgar. Pero sa kabila nito ay ipinangako ni Edgar sa kanyang ama, hindi niya pababayaan ang kanilang pamilya. Hindi ako pinalad sa basketball, pero nakitaan ko ng pag-asa ang pagsasayaw. Kaya para makatulong, sumali ako noon sa mga dance contest para sa kaunting premyo. Parang ako nang tumayong tatay sa amin simula noon. Ito ko, itong chops rin natin. Uy! Mami! Alan! Meron bang handaan? Kayo ba alam aming latest venture ni Mother Dearest? Catering! Oh, di ba? Ako ng idea niya. Tinayo namin to kasi gusto ko tumulong sa inyo mga kapatid niyo sa panggastos dito sa bahay. Pero, Mami, hindi niyo na kailangan gawin to. Mapapagod lang kayo. Di ba nangako nga ako na ako nang bahala sa inyo? Anako, Diyos ko. Alan, ayoko naman maging inutil dito sa bahay. Mami, pasensya ka na. Talagang medyo maliit lang yung kita ko sa pagbabackup dancer. Pero huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Anak, anong naisip mo? Sasali ako sa Mr. Pogi. Mr. Pogi? Ay! Uy, ang diba, winner niyan, diba, Matt. Diba? Galing doon si Jericho Rosales. Oo, tsaka alam mo, daming-daming kwapo doon. Sige, sumali ka, ha? Ito ba, Mami? Kapag ako dito nanalo, sobrang gaganda na yung buhay natin. Dahil kikita na ako ng malaki. So, kailangan ko lang manalo. Si Edgar Allan Guzman, Pasig. Sinuwerte naman akong makapasok sa semifinals ng Mr. Pogi 2006. At nagkaroon pa ng workshop para sa amin.
Nagamit ko rin yung mga tips ni kay BJ sa pagsasayaw. Ay, Nay, tulungan ko na po kayo. Uy, wag na. Kaya ko na to. Sige po, una na po ako. Ay, sandali. May iniwan dito ang kapatid mo. Naipon daw niya ito sa pagbabackup dancer niya sa concert. O, ito. Ay. Paggasos mo raw. Ay, salamat po. Eh, nasan po ang kuya? Naku, maagang umalis. May racket yata sa probinsya. Ay, sige po. Pakisabi na lang po sa kanya, salamat. Basta, galingan mo, ha, Mr. Pogi. Siyempre po, Mami. Una na po ako. Sige. Salamat po. Ingat ka. Teka, pang hindi masarap, hindi ko gusto yung lasa. Ano? Tara, kaf na lang tayo. Ano, sama ba kayo? Let's go. Tara, kayo. Ikaw, Edgar, sama ka ba? Wala akong, ano eh, wala akong wallet na okay, dala ata. Ay, hanapin ko na lang. Susunod na lang ako. Sige. Oo. Sunod ka. Dito yung wallet ko eh. Baka... Kaya minsan, pati yung pagkain namin sa rehearsal, inuuwi ko para may pasalubong ko kay Mami o may pambaon si ate sa eskwela. Kahit na nakakahiya, pati tirang pagkain ng kasama ko, kakainin ko para makatipid sa gastos. Hay nako, Sari! Ilang buwan na kayong hindi nakakapagbayad ng renta. Kung hindi kayo makakapagbayad dito, umalis na kayo dito. Esensya ka na, Mirna, ha? Alam mo namang hirap kami ngayon, eh. Nag-aaral pa kasi yung anak kong babae. May mga anak din akong mga babae, Sari. Kailangan din namin ng pera. At hindi bahay ampunan. Itong bahay namin, di ba? Aling Mirna, pasensya na po, ha? Pero baka pwede pa po kami umuha ng isa pa hong palugit. Hayaan niyo po, kapag nanalo po ako sa contest, babayad po kami sa inyo. Makakabawi po kami. Konting palugit lang po. Anong ba contest pa? Bakit hindi ka na lang maghanap ng maayos na trabaho para makapagbayad kayo dito? At Sari, kung hindi kayo makakapagbayad, sa susunod na buwan, umalis na kayo dito. Mr. Pogi! Ay, maraming salamat kayo, Danny. Sana magdilang anghel kayo. Oo naman, pero teka lang. Narinig ko kahapon yung drama ng may-ari ng bahay nyo. Naku, mukhang wala talaga siyang puso, no? Ay, hindi naman po sa ganun. Ang katunayan po niya, kami rin yung may kasalanan. Ilang buwan na rin kami hindi nagbabayad, eh. Ay, naku, alam talagang mahirap ang buhay ngayon.
Nagkatsikahan nga kami ng mami mo eh. Sabi nga niya, bukod sa problema niyo sa mahaderang may-ari ng bahay na yan, eh mukhang nahihirapan ka rin sa mga pangkasos mo dito sa contest na to. Oo nga po eh. Nakakaya na nga rin kay Kuya BJ eh. Dagdag gastos pa ako sa kanya. Ay nako. Simula sa araw na ito, ako na ang bahala sa'yo. Talaga po? Alam na. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, take 5 tayo. Water break muna. Ay! Kuya Danny, kanina pa po kayo? Oh, ano ka ba naman? Ang pawis mo! Sabi sa'yo, huwag ka magpapapawis kasi alam mo na, bawal magkasakit. Ano ba naman pa? Ako makikinig ka para manalo ka sa contest na to. Parang artista naman yung trato ninyo sa akin. Diyos ko naman, kasanay ka na. Nagbasa lang na at lalo na. Siyempre naman. At saka, eto, habang nagpa-practice ka, bumili ako ng mga damit mong bago. Kasi naman, Edgar, lumalabas ka ng bahay, wala kang dalang pampalit. Ay, oh, salamat po. Oh, sobra-sobra na po ito. O, diba? Bagay pa naman po ito sa akin sa suot ko. E, pasensya na po kasi yung mga damit ko lang, mga hiram ko lang po sa kuya ko, saka sa mga kaibigan niyang dancer. Oh, salamat po. Di bali ngayon, diba? At least, mula sa araw na ito, ako nang bahala sa'yo. Buka, shopping ulit tayo. Sama ka na. Ito pa, oh, ang dami niya. Kuya Dan, merienda na raw po sa loob. Pwede na tayo kumain. Sige lang. Okay lang po ba kayo? Okay lang. Sige lang. Kuya Dan. Edgar, nakakaloka naman. Isang buwan na tong workshop na to. Ano to? Ano ka? Edgar, hindi mo ba alam? Edgar naman, tumingin ka nga sa akin. Oh, mahal kita, Edgar. Edgar, mahal kita. Wala namang kabayaran lahat ng mga investments ko. Mahalin ko lang ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Yun lang naman eh. Ay, taga lang po. Hindi ako maano, pero saka kaibigan po kayo ng nanay ko. Oh, anong problema sa mami mo? Teka lang muna. Anong problema doon? Wale ito, ganon. So wale. Maliwanag na wale. Teka. Magsama nga kayo ng nanay mo, pareho kayong mga patay. Gutom! Ay, taga lang po, ah. Parang medyo bastos na po kayong magsalita. Samahan nyo naman po magsalita. Mahirap kami, pero hindi kami patay gutom. Saka, isa pa, kayo naman po di ba nagpresenta nito sa akin? Ha? Hindi naman po kayo lumapit sa inyo. Ako, eh. Teka lang muna, teka lang, ha? Ikaw na ba malaking ngayon? Ganon. Ganon ba yon? Ano? Noon ba, di ba, naglalakad ka papunta ng studio, wala kang pamasahe, wala kang pangkain? Inutil ka kasi! Magsama kayo ng tatay mong namatay, matay na inutil dahil iniwan sa inyo puro utang! Oh! Ano ulit yung sinabi mo? Ha? Ano ulit yung sinabi mo? Bawiin mo yung sinabi mo! Mahirap kami, ha? Mahirap kami, pero ang tinuro sa amin ng tatay ko, hinding-hindi namin pagpapalit ang dignidad namin sa kahit ano. Yan ang tatandaan mo. At ayaw na ayaw kong babastusin mo ang pamilya ko. Ha? Lalong-lalo na tatay ko. Naintindihan mo? Ang kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo, ha? Tandaan mo to. Hindi kasi sikat! Patay gutom! Mamamatay kayo sa gutom! Naging mahirap man ang kanyang pinagdaanan at nawala ng pinansyal na suporta, ay itinuloy pa rin ni Edgar Allan ang pagsali sa Mr. Pogi. Sa pagkakataong ito, ay hindi na lamang isang paligsahan ang naging turing niya dito, kundi sukatan na rin ng kanyang pagkatao. Kuya BJ, wala bang energy? 1, 2, 3, 4. Pahinga muna tayo. Time off muna. Nakakapagod eh. Pahinga, hindi pa nga maayos yung galaw mo eh. Hindi tayo titigil hanggang di na pa-perfect yung routine. Eh, pagod ka na. Pagod na ako. Naintindihan mo ba yun? Hirap na ako tuturo sa'yo eh. Nakakapagod naman kasi talaga eh. BJ, baka naman pagod na. Mami, kinukonsentin nyo to eh. Kaya hindi natututo eh. Edgar,
Ito lang masasabi ko sa'yo. Kung hindi mo aayusin yung galaw mo, hindi ka mananalo sa mga kontes! Eh di wag manalo! Uy, sige na, sundan mo na. Sige na, ikaw lang papakinggan nun. Talong mawawalan nyo ng pag-asa eh. Sige, Mi. Ay, nasusunog na yung ano, ginis ako. Sorry na. Gusto ko lang naman eh, manalo ka sa mga kontes. Tol, sana naintindihan mo na kaya ako naghihigpit sa'yo, eh para sa'yo rin yun. Ako nga ang panganay. Ako dapat ang gumagawa ng ginagawa mo eh. Pero wala eh. Hanggang dito lang ang kaya ko. Maging backup dancer. Sumayaw. Yun lang ang pwede kong maibigay na tulong para sa'yo. Pero alam mo, gumagaan ang pakiramdam ko kapag nagtuturo ako sa'yo ng sayaw eh. Kasi alam ko na natutulungan kitang maabot mo ang iyong mga pangarap. Pasensya na. Ngayon, naiintindihan na kita. Sorry na talaga. Hayaan mo, kuya. Simula ngayon, mas pagbubutihan ko na yung pag-e-ensayo. Tapos lahat ng ituturo mo sa akin, pe-perfectohin ko. At di na ako magre-reklamo ulit. Promise yan. Kuya na. Pasensya na, kuya. Oh, ready na? Magsa-start na tayo, ah? Oo naman. Ready na kami. Nasaan na naman si Edgar? Ay, naku, wala pa. Ay, ma'am, dito na po. Naku naman, Edgar. Late ka na naman. Pasensya na po eh. Wala akong pamasahe kaya tumakbo lang ako papunta dito. Pero ito na po, ready na po ako. Bilisan mo, magbihis ka. Opo. Ang bihira. Teka lang. Ano damit yan, ha? Edgar. Hindi ka pwedeng sumalang sa TV ng ganyan ang itsura mo. Ay, makeup! Wardrobe! Ayusin nga yun si Edgar! Kayo, sumunod kayo sa akin! Oh, dapat di Mr. Pogi sinaliyan mo eh. Mr. Pawis. Dapat Naruto sinaliyan mo, bro eh. Edgar, sa palagay mo, bakit ikaw ang dapat natanghaling Mr. Pogi ngayon? Kaya po ako dapat tanghaling Mr. Pogi ngayon. Unang-una po, hindi po sa pagmamayabang, yung tatlong talent ko po na ilabas ko na po, yung pag-arte, pagsayaw, at saka yung pagkanta ko po, inishinare ko na po lahat dito sa Mr. Pogi. Kaya masasabi ko po talaga, para po sa akin, ako po yung dapat tanghaling Mr. Pogi. Mr. Pogi Grand Winner is candidate number 3, Edgar Alan Guzman. Congratulations! Congratulations! Ma'am, ingat bunso, ah. Ano ako? Alam mo, ito na yung pinakamasayang bagong taon na. Mamaya, may team na mga ilong nyo. Mother, ikaw na ako. Halika, Mother! Patingnan nyo mamaya yung nose nyo. Ang itim-itim na. O, yun naman yung mga ano. O, ingat lang, ingat lang. Diyos ko, baka sumunod. Mukhang natutupad na mga pangako mo kay Daddy, ha? Ayun, ha? Sana nga po kung nasan man ngayon si Daddy. Nakikita niya tayo. Happy New Year! Happy New Year! Woohoo! Alam mo? Ngayon, hindi lang tayo nakikita ni Daddy. Sigurado ako, kasama pa natin siya ngayon. Pero hindi magtatagal ng panandali ang tagumpay na yan. Matapos ang isang taon, ay nagising na lamang ako, naglaho na naman ang mga pangarap. Naudlot ang inakalang natupad na pangako kay Daddy. Oh!
Mami, ano nangyari sa inyo? Wala na. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya ayoko nagtratrabaho kayo eh. Ano yun? Ano nangyari, Mata? Nahilo lang ako. Sinabihan ko na kayo tungkol dito eh. Nangako nga ako kay Daddy na ako na bahala sa inyo. Hindi niyo na kailangan magtrabaho. Kaya ko ang sarili ko. Pangako mo yun, pero ako pa rin ang nanay sa pamilyang to. Responsibilidad ko kayo. At yun na ang kapatid mong si BJ, kahit may sarili na siyang pamilya. Nangako din ako sa dati niyo. Nangako ako, naalagaan ko kayo, hindi ko kayo papabayaan. Kaya huwag mong sarilinin ng problema, ha? Huwag mong suluhin ang laban. Tandaan mo, pamilya tayo. Malalampasan natin ito. Sama-sama tayo, ha? Magtutulungan tayo. Katulad nung nandito ang daddy mo. Gusto ko hanggang sa uli, sama-sama tayo, ha? Magtutulungan tayo, ha? Apat na buwan na rin akong tambay. Parang pinatikim lang ata ako ng showbiz eh. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Pero Daddy, alam mo ba kapag kumakanta ako, sumasayaw, umaarte, pakiramdam ko parang nabubuhayan ako. Parang lahat ng pangarap ko sa pamilya natin natupad ko. Kaya lang, ito. Wala na rin kaagad lahat. Daddy, sorry ah kung di ko natupad yung mga pangarap ko para sa atin. Pero huwag kang mag-alala. Katulad yung nasabi mo, never say die tayo. Saka, alam naman natin may awa ang Diyos. Makakaahon din tayo. Kaya mo, Daddy. Ngayon na ngayon din, maghahanap akong ibang trabaho. Sana swertehan ako. Sige, Daddy. Hello? Ay, hello. Miss Milo, opo. Ay, opo. Sige po, tatawagan ko po siya. Ako na po tatawag sa kanya. Talaga po? Okay po. Sige po. Hello, Sir Noel. Opo, nabalitaan ko na po. Sinabi na po sa akin ni Tita Malu. Opo, nilakad niyo po ako kay Ate Joy, Kansyo? Opo, available po ako anytime. Sige po. Okay po, salamat po. Daddy, narinig niyo yun? Itrabaho na ako. Daddy, itrabaho na ako! Parang nabuhayin ako ng dugo sa tawag na yun. Sa pakiramdam ko ay ganito siguro talaga ang showbiz. Minsan makinangang yung between, at kung minsan ay nawawalan parang bula ang kislap nito. Dito po ba yung sa shooting po? Opo, sir. Pero sir, wala pong shooting ngayon. Baka po tayo kasi may maparating po na bagyo. Sigurado ko kayo? Opo, sir. Wala na po talaga, sir. Sige, salamat. Pati panahon, hindi sumasang-ayon sa akin. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko merong plano ang Diyos para sa akin sa araw na yon. Mami, sobrang baha pa rin sa labas. Hindi pa rin tumitila yung ulan. Anong nangyari na kaya kila BJ? Sana tumilan na ang ulan. Grabe. Mami! Nabalitaan ko po sa TV na lubog na daw po ang buong Montalban, pati Metro Manila. Natawagan mo ba? Mami, naka-off yung phone ni Kuya BJ. Kanina pa. Hindi ko makunta. Puntahan natin sila. Pumunta tayo sa mga evacuation center. Baka lumikas na yon. Paano po tayo pupunta doon, Mami? Iba nga po eh. Hindi. Alam ko na, magtatawag tayo ng mga... Merong mga malalaki sasakyan. Mga may-ari ng truck. Hindi ko talaga makontak si Kuya BJ. Kanina pa kami nag-aalala. Magtawag kayo ng mga kakilala ninyo sa kayo mga evacuation center malapit doon. Kuya, kakilala niyo to? Kuya BJ?
ni Jay. Kenji, apo ko. Ay, BJ. 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 Nasaan ang mag-ina mo? Nasaan si Kenji? Ang bata eh. Ito na pinapunta yung asawa ko. Alam ko, nagbaha na kasi eh. Oo. Safe kayo. Sabi nga ay hindi na baling masunugan. Di na baling manakawan at hindi na baling maghirap. Huwag lang mawala ng minamahal. Mga salitang napatunayan ni Edgar Allan nang muling mabuo ang kanilang pamilya pagkatapos ng trahedya. April 2010, nag-start na akong magkaroon ng regular show sa TV5. Ano mang madadaanan, makakaya ko yan basta may mga taong nandyan para sa akin. Sina Mami, kay BJ, kay Vince, Ate Minday, at si Jola na girlfriend ko. Lalo pat may manager akong katulad ni Sir Noel Ferrer na parang second daddy ko na rin. Hindi ako nagmamadali. Hinihintay ko lang ang big break. Nag-iipon din ako para makabili ng bahay para kay Mami. Milyon po mga kapatid ang bilang ng mga kabataan na kumakatok sa pintuan ng oportunidad sa araw-araw. Pero iilan lamang po ang pinagbibigyan at niningitian agad ng kapalaran. Katulad ng kasama natin yung ngayon sa Star Confessions, narito po Edgar Allan Guzman. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Nay. Ikaw ay isang kabataan na nasalang agad para magtrabaho para sa pamilya mo. Hindi ko po talaga in-expect din na ganun kaaga. Parang nagising lang po ako bigla na isang araw na parang, uy, kailangan kong tulungan yung nanay ko. Oo. Kasi wala na akong tatay. Okay. Meron kang ipinangako sa iyong sumakabilang buhay na ama. Ano yung pinangako mo sa kanya? Isang papel po, isang maliit na papel. Dinrowing ko po doon yung magiging ako pagdating ng panahon. Okay. Nagdrawing ako ng tao by stick lang. Sinulat ko po doon yung jersey, pati yung logo ng... Number 7 ba? Number 17 po, Nay. Okay. Kasi yung daddy ko po is April 17. Okay. So, siya yung idol ko talaga pagdating sa basketball. So, 17, nandun po lahat. Nandun sa kaliwang side, nandun yung mga gagawin ko. Pangako ko sa, papangako ko kay Mami na aalagaan ko. Ako yung tatay yung ama para sa mga kapatid ko. And, ayun, na yung, bigla na lang pong lumabas sa akin, yung bigla na paisip ako na parang, bakit hindi ako gumawa ng pangako para sa daddy ko na mawala man siya, at least, nasa taas man siya, masaya siya, kasi alam niya na may gagabay dun sa mga kapatid ko, sa nanay ko. So, ayun, nilagay ko sa papel, nilagay ko sa dibdib niya, sa loob ng casket. Napakaaga mong nag-mature, bakit? Siguro na yung mahal ko lang po talaga yung pamilya ko. Sa kanila ako kumukuha ng lakas. Sila yung inspirasyon ko. Kasi naiyasarap po ng feeling pag nakikita mo yung nanay mo na darating ka ng bahay, babatiin ka. Galing mo sa ginawa mo. Oo. Proud ako sa'yo. At sinasang-ayunan ko ang nanay mo, magaling kang aktor, Edgar Allan. Sabi mo nga, gusto mong maging sikat na basketball player. Nalihis ka. Nalihis ka. Nandito ka ngayon sa sining ng pag-arte. Kaya bang malalim masyado ang hugot? Opo, Nay. Kasi bago po ako maging... Yeah, makarating man kung ano man po yung meron ako ngayon. Grabe po. Grabe po yung pinagdaanan ko. Maraming salamat sa'yo. Salamat. Thank you so much. Sa edad mo, maglalantad ng baraha sa ganitong programa na milyon ang nanonood. Saludo ako sa'yo. Salamat. Maraming salamat, salamat sa'yo. Po. Thank nice you so much. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Ang industriya ng pinilakang tabing at telebisyon ay hindi lang glamuroso at puno ng aliw. Katulad ng marami, masasabing dito ka rin papandayin ng mga pagsubok at kabiguan. Mga hadlang na lalong magpapausbong pa sa iyong talento at magbibigay halaga sa bawat biyayang iyong nakakamit. Si Edgar Allan Guzman ay isa lamang sa mga makabagong artista na dala ng pagmamalasakit sa pamilya. Ay patuloy ding minamahal ang sining na siyang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Sa pagtawag sa kanya bilang bagong indie prince at pagiging miyembro ng all-male pop group na Sakto, ay hindi malayong tuluyan na niyang makamit ang tagumpay na kanyang inaasam. Ako po si Christy Fermina nagsasabing, sa bawat maningning na buhay ng mga bituin, ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions.